Hello, hello mga besties! So ngayon, ang ika-second dose ng vaccine ko. Babalitaan ko na lang kayo syempre kapag tapos na kasi nga bawal doon mag-video sa hospital. Tingnan natin kung ano yung effect ng second dose kasi sabi nila ang second dose daw ay mas matindi yung effect niya, sabi nila. Pero malalaman din natin yan, how it goes. May how it goes pa. Ayan, papasok na naman ako sa work today. It's Saturday, July 17, ayan, ang ika-second dose ng aking vaccine. I-update ko na lang kayo ulit after ng break ko ng tanghalian. Kasi bawal din naman akong mag-video agad-agad. Kasi nga, nasa trabaho talaga yung oras na yon yung vaccine. So, in-extra lang yung vaccine time para dun sa trabaho ko. Isingit ko ulit ang aking piercing. Ito, tingnan nyo. Ang cute na, maliit na hikaw, ayan. Pinalitan ko na rin siya ng maliit na hikaw. Ayan. So, dalawa na silang maliit. Ito yung binili ko na maliit na hikaw. So, ayan. Yan yung purpose para hindi masyadong malaki pagdating sa trabaho. Kasi nakakahiya ako lang yung nakahikaw doon is. Tapos pag ito, pag gumaling, lalagay ko na lang dito yung maliit dito. Pag medyo magaling na siya dito. Kasi ngayon hindi pa rin siya magaling. Nakaka-lurking. Matagal naman talaga gumaling ang helix piercing. Nagre-range daw ito ng 3 to 6 months ng paggaling. Kaya may reason naman siya. So, yun. Update ko na lang ulit kay mamaya, mga bestie. So, ayun mga bestie. Tapos na yung aking second dose ng vaccine. At kanina nga palang 10 a.m. ulit yung aking vaccine. Pareho nung first vaccine ko. Dito ulit ako nagpa-vaccine and kasi nga dito sa kabila gamit na gamit. Doon nga pala sa ospital, tatanungin yung ano mo, yung temperature ng body mo, ilalagay doon sa papel and then procedure ka na doon sa doktor, tapos tatanungin ka ng doktor, ipapaliwanag sa'yo. Yung second dose, kung ano yung mga mararamdaman mo, posibleng maramdaman mo like pagkahina, sakit ng ulo, lagnat, ganyan. Bago ka nila turukan ng second dose. So, yun nga, pinaliwanag na nga ng doktor and then naturukan na ako ng second dose. And then, after nung pagturok, mag-iintay ulit ng 15 minutes. Kapag may naramdaman ka, sasabihin mo na lang dun sa mga staff or nurse doon sa hospital. Ngayon ay 2 hours na ang nakakalipas. Wala naman akong nararamdaman kakaiba. Sa ngayon, wala. So, ganun pa rin ang pakiramdam ko. So, i-update ko na lang kayo after 12 hours ulit, mamayang gabi, kung may mararamdaman ba ako sa second dose. So, see you later mga bestie! So, ayan mga bestie, mag-update ako ng 12 hours ng aking vaccine na second dose. Alam nyo ba na mas magaan ngayon yung braso ko kaysa sa una kong dose? Kasi ngayon, naangat ko siya. Compared nung first dose ko, pag inaangat kong ganun, medyo masakit. Pero ngayon, konti lang yung sakit niya mga bestie, yung ngalay effect niya. Which is natural lang daw tong pangangalay effect. Ayan o, naangat ko siya. Parang mas matapang yung una kaysa sa pangalawa para sa akin. Ayan o, hindi talaga siya, nakakaya ko pa rin siyang iangat. Sabi nila, mas matindi daw yung effect nito. Pero ewan natin kasi pang 12 hours pa lang naman. Pero sana wala namang ibang epekto, ba? Diba? So nandito ko ngayon kasi nanonood si Whiskey ng movie at hindi ko siya magpa-prank. Pizza prank kasi kinain na namin yung pizza. Siya na mismo nagluto sa kaya wala na akong mapa-prank sa kanya. Ayun, ayun si Whiskey, no? Hindi natutulog. Hindi tuloy yung prank. Wala akong ma-prank kayo eh. Hindi natutulog eh oh. Walang pizza. Walang pizza. Walang pizza prank. Ang gatang ko. Bakit ikaw ang arte? Walang pizza prank. Wala. Ginain na tabi tali siya. Pizza. So ngayon mga bestie, update ko na kayo after ng 1 day nitong ating vaccine ng second dose na Pfizer. So as of now, okay naman siya. Medyo mabigat pa rin yung pakiramdam at medyo masakit pa rin. Pero naangat ko naman siya. At kagabi naangat ko siya, mas mabigat yung first dose kaysa sa second dose. At wala naman akong ibang nararamdaman bukod doon, bukod sa pananakit ng braso, which is natural naman daw yun.
At wala akong naramdamang lagnat, sakit ng ulo, wala. So, okay yung aking pakiramdam ngayon, wala. So, sana tuloy-tuloy yung okay na pakiramdam, diba? So, yun lang mga bestie, update ko ulit kayo after a day hanggang sa maka 1 week kung ano nga ba ang mapipil ko pa dito sa second dose ng vaccine. So, ayan mga bestie, update ko kayo. Ngayon ay 3 days na siya and kahapon nga pala hindi ako nakapag-update. Pero yung kahapon, yung pakiramdam ko, meron pa rin siyang pananakit ng braso. So, ngayon, 3 days na siya. Wala na akong nararamdaman na ngalay. Wala na. At saka nagagalaw ko na siya. Tsaka pag hinahawakan ko, hindi na rin siya masakit. Kahapon kasi pag hinahawakan ko, masakit pa rin yung pinagturukan. Pero ngayon, hindi na. Kahit ano, wala akong nararamdaman. So, bukas, i-update ko ulit kayo. Kasi bukas, janitress na naman ako eh. Grabe yung galawan kapag janitress. Pagod na pagod talaga. Tas pawis na pawis. So, bukas i-update ko ulit kayo. Mga bestie, kung ano naman yung mararamdaman ko if pagod na pagod yung gawain yun. Hello mga bestie! Ngayon ay 4th day na ng ating vaccine. And ang init, pagod ako. Ngayon ay janitress ako. So far, wala akong nararamdaman kakaiba. And wala na rin yung sakit ng braso ko gawa ng vaccine. So okay na okay, wala na siya. And wala akong nararamdaman. Kahit na pagod ako. Kahit na yung galawan ng trabaho ko is grabe. As in, galaw-galaw talaga. Wala akong kakaibang naramdaman kundi pagod sa trabaho. Yun. So, yun lang mga bestie. Ngayon ay kakain ako. Tanghali na. And yun lang. And i-update ko ulit kayo after a 1 week na nitong ating vaccine. Kung may maramdaman pa ba akong kakaiba. Hello mga bestie! So ngayon, ika 1 week na nitong ating second dose ng vaccine na Pfizer. And okay na okay siya, wala akong ibang naramdaman sa aking braso at sa aking katawan. So yun lang, kahapon at nung isang araw, wala din akong ibang na-feel. Maganda na wala akong naramdaman kakaiba na masama. So, yun lang ang aking update. So, disclaimer lang, iba't iba tayo ng katawan. So, iba't iba yung reaction ng vaccine sa atin. So, sa akin, wala akong ibang na-feel na kakaiba at masamang effect. So, yun lang mga bestie. And disclaimer lang ulit, hindi porket fully vaccine na tayo, hindi na tayo magmamas. So, kailangan pa rin nating magmas sa kung saan man tayo pupunta na mga mataong lugar. So, mag-iingat pa rin tayo, maghuhugas ng kamay. Kailangan na mag-ingat pa rin tayo kahit na may vaccine tayo. Hindi naman ito 100% na hindi na tayo tatablan ng virus na yun. So, yun. So, yun lang mga bestie ang video ko for today. Ang update ko for 1 week ng aking second dose ng vaccine. Kung nagustuhan nyo ang video ko for today, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. So, see you again on my next one. Bye!